Before the video starts, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Bago ang lahat mga ka-sound, shoutout muna natin sila ni Mr. Noel Mamporte, Mr. RJ Salgado, Mr. J. Aguirre, Mr. Victor Arca, R.A.T. Minisound, Mr. Justin Von Saba, Mr. Ninyo Castro from Caloocan City, Manila, at si Mr. Nin Mark TV from Bohol. So sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang kayo sa video na to mga ka-sounds. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to mga ka-sounds, yung topic natin, magde-demo ako mga ka-sounds kung paano natin i-connect yung dalawang integrated amplifier sa dalawang equalizer mga ka-sounds papunta sa mixer natin. Na-demo ko na to dati mga ka-sounds, same lang naman, kaso yung ginamit ko na pang bass is yung Ace LX20. So nakita ko sa mga FB group na marami pa rin nagtatanong kung paano mag-connect ng dalawang integrated amplifier na may dalawang equalizer. May separate siyang equalizer for mid-high, tapos may separate na equalizer din for the bass nila mga ka-sounds. Kung mga baguhan pa lamang kayo mga ka-sounds sa basic setup na to mga ka-sound, ay swak na swak sa inyo yung demo na to mga ka-sound. So for beginners talaga ito mga ka-sounds, panoorin nyo ng full yung video na ito mga ka-sounds. So mga ka-sounds, meron tayong Sakura AB739 dito. Gagamitin natin siya for mid-high. Tapos yung Sakura 737 for bass natin. So ito yung mga speakers natin mga ka-sound. Yung for mid-high natin, yung three-way speaker natin na concert. Tapos yung dalawang, yung for sub natin, yung dalawang 500 watts na woofer, yung crown. So mga ka-sounds, simulan natin yung yung demo. So babaklasin ko ulit yung mga connection ko dito. So mga ka-sounds, bago ang lahat, yung kailanganin natin mga connectors, kailangan nyo ng dalawang pares ng ng male XLR to RCA. Ito yun mga ka-sounds, male XLR, dalawang pares yan mga ka-sounds. Yan, isa. Ito, dalawa. Yan. Tapos dalawang pares din ng ng female XLR to RCA. Dalawa rin yan mga ka-sounds, dalawang pares. Tapos yung PL jack to RCA mga ka-sounds. Ayan mga ka-sounds, ito yung kailangan natin. So mga ka-sounds, i-connect muna natin yung natin, yung PL to RCA jack sa mixer natin. Ayan mga ka-sounds. Tapos i-connect natin siya sa natin, sa splitter natin. So ayan mga ka-sounds. Yung unahin natin mga ka-sounds, yung pang mid-high natin na equalizer. So i-connect natin yung female XLR to RCA natin sa output, channel 1 at channel 2 ng pang mid-high natin na equalizer. Ito yan. So i-connect ko siya, ito, female XLR to. So i-connect natin siya sa output channel 1 at sa output channel 2. Ayan mga ka-sounds, output channel 1, output channel 2. Tapos yung RCA niya mga ka-sounds, i-connect natin siya dito sa Sakura 739 natin sa DVD. Nakaset na to yung 739 natin mga ka-sounds sa DVD. So dito natin siya isasaksak. Yung susunod nating gagawin mga ka-sounds, yung male XLR to RCA natin. So i-connect natin siya sa input channel 1 at saka sa input channel 2. Ayan mga ka-sounds. Tapos yung dulo niya mga ka-sounds, i-connect natin sa sa tabi lamang ng splitter natin dito na papuntang mixer na. Ayan mga ka-sounds. So itatabi lang natin siya dito mga ka-sounds, no? Ayan. So ready na yung natin, yung equalizer natin for mid-high. Next step natin yung pang-sub naman natin na equalizer mga ka-sounds.
So mga kasound, sa pang sub natin, i-connect ulit natin yung female XLR natin sa output channel 1 at channel 2. Sa sub na naman ito mga sounds. Same procedure lang naman sila mga sounds sa 4 mid die natin. Ayun mga kasounds. At sa output channel 2. Tapos yung dulo niya naman mga kasounds, i-connect natin sa AV737 natin. So nakaset na yung AV737 sa aux, dito na natin siya ilalagay. So yung susunod natin mga sounds, yung male XLR natin, ikakabit na natin sa input channel 1 at saka input channel 2 ng pang sub natin na equalizer. Input channel 1, input channel 2. Ayan mga ka-sounds, so connected na siya. So lastly mga ka-sounds, syempre yung dulo niya, itatabi ulit natin dito sa ating ginawang splitter. So dito natin siya ilalagay. Ito mga ka-sounds. So ayan mga ka-sounds, ready na tong tumunog. So i-sound test na natin mga ka-sounds yung connection natin. So mga ka-sounds, pagkatapos nating mag-sound test, ipapakita ko sa inyo yung connection na walang splitter. So mga ka-sounds, ito yung setup natin ng equalizer natin, no? Bali yung ano natin, yung mid-high natin, naka-low cut at saka naka-bypass. Ayan mga ka-sounds. Kalimutan ko yung isa. So ayan mga ka-sounds, yung setup natin, no? Low cut, tapos naka-bypass. Tapos yung sa ano natin, sa pang base natin na equalizer is naka-bypass lamang siya mga ka-sounds. Ito pang base natin siya mga ka-sounds. So sa equalizer yung mga ka-sounds, kayo nang bahala magtimpla niyan. Kung ano yung gusto yung timpla, sa akin ganito lang yung pagtimplada ko. So mga ka-sounds, i-kwan mo natin, isa-isahin natin kung gumagana nga yung connection natin sa mid-high natin at saka sa base natin. So magbo-volume ako mga ka-sounds sa mixer. Check muna natin mga ka-sounds. Ito yung pang ano natin, mid-high natin. So yun mga ka-sounds. So okay mga ka-sounds, gumagana yung ano natin, mid-high na equalizer. So ibababa ko nga to kung gumagana. Okay mga ka-sounds, gumagana yung ano natin, equalizer natin. Sa mid-high natin, gumagana siya. Sunod natin mga ka-sounds yung bass natin. Okay, gumagana yung pang bass natin na, ano, na equalizer. Okay. Okay. Pwede pa siyang lakasan mga ka-sounds. Okay mga ka-sounds, gumagana yung mga band natin, gumagana siya. So simulan natin mga ka-sounds yung sound test. Probably in a residential area. So ito nga mga ka-sounds, kung wala kayong splitter, yung pwede natin gawin pa sa connection natin na to is so ito mga ka-sounds, tatanggalin ko muna yung mga connection. Ito mga ka-sounds.
Tapos tatanggalin ko rin dito mga kasounds yung sa mixer natin. So yun nga mga kasounds, no, binaklas ko siya sa splitter. So kung gusto nyo na walang splitter mga kasounds, kailangan meron kayong ano, mono PL jack. Ito mga kasounds, ito siya mga kasounds, no. So isasaksak natin siya dito sa left and right main output ng mixer natin mga kasounds, dito yung main output dito, tapos dito left and right. So mga kasounds, dahil yung main output ng mixer natin is merong saksakan din ng ano, ng RCA. So dito natin isasaksak yung natin yung input channel 1 at saka input channel 2 ng pang mid high natin na equalizer. So dito natin siya isasaksak. Ayan mga kasounds. So ayan mga kasounds, dito natin siya isasaksak. Tapos yung pang bass natin mga kasounds is, dahil may mono PL jack tayo dito, dahil RCA siya, ay mga kasound, so isasaksak natin yung pang bass natin na equalizer, yung input channel 1 at saka input channel 2 na. So ayan mga kasounds, handa nang tumunog ulit yung ano natin, yung sound natin. Subukan natin mag sound test sa ganitong connection mga kasounds. DJ Josh, sound check, remix. So ayan mga kasounds, sana nag-enjoy kayo sa video natin ulit at sana may natutunan kayo, especially sa mga baguhan sa mga sound system. Swak na swak talaga yung tutorial na to mga kasounds. So sa mga bago nag-subscribe, huwag nyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasounds.